naghahanap, nagsubaybay sa ating programa sa internet. Pero bago tayo dadako sa ating paksa na ating tatalakayin, ay imbitahan ko kayo sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit, sa hapon pong ito, muli naming ipagkatiwala sa inyong mga kamay ang paksa na aming gagawin ngayong hapon. Inihiling ko, Panginoon, na inyong pagpapalain ito, naway magbubunga ito ng mga kaluluwa na magmamartsa patungo sa inyong kalangitan, patungo sa kaligtasan. Hiniling ko, Panginoon, na sana kanilang makikita ang galaw ng kaaway paano siya nandaraya ng lilinglang at ng bibiktima. Umaasa kami ng paksang ito makakatulong sa lahat na magiging anak ninyo. Pagpapalain ang ministeryong ito, lahat, lalo tigit sa lahat sa mga kasama namin, mga kapatid, mga wala pa sa pananampalataya na nagsubaybay sa programa ninyo sa internet. Umaasa kami na inyong pagpapalain, nawa gagawa ito ng kaligtasan sa mga naghahanap. Umaasa din ako na inyong pagpapalain ang aming mga gamit hanggang matapos ang paksang ito, naway hindi ito mahadlangan ng kaaway. Pagpapalain din ang lahat ng nanonood sa buong mundo. Amin ding hinihiling na inyong pangasiwaan ang kanilang buhay. Umaasa din kami, Panginoon, na ang gawaing ito patuloy na lalaganap sa buong sanlibutan bago matatapos ang sanlibutan. Salamat, Ama, sa pagdinig niyo sa aming dalangin. Ito po yaming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, kumusta po kayong lahat? At panibagong paksa, nung nagdaan nating paksa, ang huli kong tinatapik ang kamatayan ni Satanas at inyong natutunan ang isang katotohanan na si Satanas hindi po immortal. Ngayon atin namang karugtong ito at pinagsikapan kong matatapos at kahapon o kanina natatapos ko ang PowerPoint sa paggawa ng panibagong paksa ay nire-record ko na ngayon. At ang topic na ating tatalakayin, ang mga daya ni Satanas. At sa mga hindi pa nakatunghay, tunghayan ninyo ito hanggang matatapos. May mga prinsipyo akong tinuturo dito at sa mga prinsipyo na aking tinuturo, sana inyong matutunan paano ba si Satanas mandaraya, no? Paano ba niya nang liling lang na kahit ang mga anghel sa langit na dadaya niya? So, paano pa kaya tayo na wala tayong karanasan, no? At makasalanan? Kaya nga, marami siyang makakasama na hindi maliligtas. Ngayon, ating pag-aralan, nakikita ninyo itong larawan nang nahulog si Satanas sa langit, ano ang hakbang na kanyang ginagawa? No? Pinuntahan niya kaagad ang tao sa Garden ng Eden at binibiktima. Nabibiktima na ang ating mga magulang sa Garden ng Eden. At sana tayo ay hindi na mabibibiktima sa kanyang mga linlang. Malaki nang nagawa ni Satanas sa pandaraya. Marami nang nadadaya sa kanyang kasamaan. At sa hapon pong ito, ating pag-aralan ang tala sa Biblia, paano natin kilalanin ang ating kaaway. Ito yung sabi ni Jesus Christ, no? Kung inyong babasahin ang Juan, Jesus. Ano bang layunin kung bakit pumaparito ang kaaway ng Diyos? Sabi niya dito, hindi pumaparito ako at pumatay buksa. Ako'y naparito upang sila'y magkakaroon ng buhay at magkakaroon ng kasaganaan dito. No? Mapapansin ninyo, nakasulat sa talatang ito ang pagdating ni Satanas sa ating planeta at ang pagdating ni Jesus Christ. Ano bang nangyayari nang pumaparito ang magnanakaw? Si Satanas ay hinahalintulad ito ng ating Panginoon na siya po'y magnanakaw. At totoo po ang kalagayan ni Satanas, siya po'y magnanakaw. Ano po ba ang ninakaw ni Satanas sa ating planeta? Ninakaw niya ang rights na pagmamayari ng ating magulang na si Adan. Si Adan ang pinagkatiwalaan ng Diyos. Si Adan, binigay sa kanya ang kapahamalaan na siya ang mamamahala sa lahat ng nilalang ng Panginoon. Pero ngayon, sino na ang namamahala? Si Satanas na. No? Bakit niya ito nagawa? Sapagkat ito yung sinasabi ng talata, hindi pumaparito ang magnanakaw kundi upang magnakaw. At sa Bible, sa Biblia, si Satanas po, ang kanyang pagdating sa planetang ito, ninakaw niya ang ating rights, no? Ninakaw niya ang pag-aari ng ating magulang.
At siya na ngayon ang nagiging prinsipe ng sanlibutan. Hindi lang siya nagnakaw, kundi pumatay. Siya ay, kung mayroong responsable sa patayan sa planetang ito, siya po ang responsable sa lahat ng mga patayan. No? Ang magnanakaw, pumunta, pumaparito upang magnakaw, kundi hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay. Pumuksa. Ito yung gawain ni Satanas. Pero ito yung good news naman ngayong hapon, kalahati sa talata, mayroong dumating sa ating planeta. At anong sabi ni Jesus Christ? Ako'y pumaparito upang sila'y magkakaroon ng buhay at magkakaroon ng kasaganaan nito. No? Kaya nga, napakagandang paksa na ating tatalakayin. Ito yung ating pauna na talata. At sana sa paksa nating tatalakayin ngayon, may mga prinsipyo po tayo na pag-aralan paano ba tayo makakatayo. Paano ba natin madidistinguish, paano ba natin malalaman ang galaw ng kaaway para tayo makakatayo. At ako'y nagpapasalamat sa salita ng Panginoon. Alam niyo kung inyong saliksikin lang ang Biblia, kumpleto po ang Biblia, paano tayo makakatayo sa lahat ng pandaraya at paano natin malalaman ang galaw ng kaaway. Sa sulat po ni Apostol Pablo, sa kanyang sulat sa aklat ng Epeso, no, mababasa po natin mula 10 hanggang 17. At ito yung magandang sulat ni Apostol Pablo kung paano tayo makakatayo sa lalang ng kaaway, sapagkat siya'y pumatay, siya'y nagnakaw, pumatay, pumuksa. Ito yung tatlong ginagawa ni Satanas. At ito yung gagawin niya sa lahat ng mga tao sa planetang ito. No? Upang alisan tayo ng right, na nakawan tayo ng ating karapatan. Pero mapapansin ninyo, ang gawain ng Panginoon, siya'y dumating, bibigyan tayo ng buhay, at kasaganaan nito. No? Dumating ang ating tagapagligtas upang ibabalik ang ating rights na ninakaw ng kaaway. Sa sulat ni Apostol Pablo, ito yung ating mababasa. Finally, my brethren, sa katapus-tapusan mga kapatid, sabi niya dito, be strong in the Lord and in the power of His might. Tinapos ni Apostol Pablo ang kanyang sulat sa Epeso. Sa katapus-tapusan, sabi niya, be strong in the Lord and the power of His might. Paano tayo makakatayo? Sabi niya sa 11, put on the whole armor of God. Makakatayo lamang tayo sa kaaway kapag ilagay natin ang lahat ng paluti ng Diyos. No? Kapag isusuot natin ang armorya ng Diyos, that ye may able to stand against the wiles of the devil. Sa 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Now, ito yung babala at paunang patapos na sulat ni Apostol Pablo. Ang sulat ni Apostol Pablo sa atin na mga naglilingkod, be strong in the Lord. Magpakatatag tayo sa Panginoon at sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang lakas, hindi sa lakas natin. At ating isusuot ang lahat ng armorya ng Panginoon. No? Isusuot natin ang sandata ng Diyos upang tayo makakatayo sa lahat ng wiles of the devils. No? Kaya nga, mapapansin ninyo, kasapagkat tayo'y nakipaglaban hindi sa laman at sa dugo. Ito yung ano. Ano ba ang ating pakipaglaban sa kadiliman? Ito po'y against principalities. Ano bang ibig sabihin nito? Ang ating pakipaglaban against about the principles of light and darkness. Ito yung ating pakipaglaban sa kasamaan. So, sa ating pag-aaral ngayong hapon, pag-aralan natin ang mga principles ng galaw ng kaaway, paano siya nagtatagumpay. So, ang ating pag-aaralan about principalities against power, no, yung kapangyarihan, against the ruler of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, ito yung sabi niya, take unto you the whole armor of God. Kukunin natin ang lahat ng
sandata ng Panginoon at atin itong isusuot upang tayo ay makakatayo sa masamang araw na darating, no? At kapag atin itong magagawa, tayo ay makakatayo. Nakikita ninyo itong ito yung nilalarawan ni Apostol Pablo, paano ano ba ang armorya na isusuot natin, no? Ito yung mapapansin ninyo, nakuha ko ito sa Google, paano ba sinusuot ng mga Roman soldiers ang kanilang sandata. Mapapansin ninyo, mayroon po silang helmet, mayroon po silang shield, mayroon din po silang, no, mapapansin ninyo ang kanilang, mayroon silang baluti na tinatawag, at mayroon silang sapatos, no? At ito yung sulat ni Apostol Pablo kung paano tayo makakatayo. Higit sa lahat, mayroon silang swords. Hindi lang ang ating pakipaglaban, dipinsa palagi, no? At ito yung strategy na nakukuha ko sa pag-aaral ng Biblia. Mayroong mga nagtuturo, apologetic lang. At ito yung ginagamit ng karamihan ng ating mga pastor. Na kapag tayo'y atatakihin ng kaaway, ay ang ating gagamitin ay shield lang, no? At para hindi siya masusugatan, no? Pero hindi umaatake. Alam niyo sa estratehiya sa laban, mananalo ka lang sa labanan kapag hindi lang puro depensa, kung di gagamit ka rin sa mga opensiba na atake. At kung gagawin mo, marunong kang dumipinsa at offensive defense at saka offensive sa labanan, mananalo ka. At ito yung ating pag-aralan na estratehiya, paano natin malalabanan ang diablo, no? Nagamit natin ang baluti ng Panginoon, yung kasuotan pangdigma na bigay ng Panginoon. Sa Epeso, ano ba itong kasuotang pandigma na nilalarawan ni Apostol Pablo? Sabi niya sa 14, magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan. O bilang Kristiyano, anong kagamitin natin kapag tayo yung isang sundalo ng Diyos, sundalo ni Kristo? Mayroon po tayong gagawing bigkis, no? Na sa ating baywang. At ano yung bigkis na ginagamit sa ating pakipaglaban, laban sa kasamaan? Ito yung bigkis ng katotohanan. Ibibigkis natin, ibibigkis natin sa ating baywang ang bigkis ng katotohanan. So bilang sundalo, kailangan nakabigkis sa iyong baywang ang katotohanan, no? Na may sakbat ng baluti ng katuwiran, no? Ano ba yung sakbat ng baluti ng katuwiran? Yung dito, mula dito sa liig hanggang dito sa yung bili, no? Di ba mapapansin ninyo, kapag ang isang Roman soldiers nagsusuot niyan, yan po ang, at yung bigkis naman niya, ito po yung katotohanan. Ang sakbat naman niya, ito yung baluti ng katuwiran. So kapag ikaw sundalo, maka mananalo ka lang sa labanan, laban kay Satanas, kapag magsitibay tayo. Nasa inyong baywang, may bigkis ng katotohanan. Importante yun, yung katotohanan na ibigkis sa ating baywang. At isakbat ang baluti ng katuwiran. Sa 15, at ang inyong mga paa na may panyapak na maganda, maghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. So kung ating titingnan, ganito yun, yung sa ating, sa bago natin mapapansin natin, ito yung baluti na ating isusuot at ibibigkis naman sa ating baywang, no? Mapapansin ninyo yung kasuotan. At sa DC size, dito, bukod dito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Ano ba itong ibig sabihin ng kalasag? Yung shield. Ito yung gagamitin natin, ang kalasag ng pananampalataya, ito yung shield of faith na sinasabi ni Apostol Pablo. Na kapag gagamitan ka ng aro para matamaan ka, kapag mayroon kang shield of faith, no? Kapag mayroon kang kalasag sa pananampalataya, ano mang gagawin ng pag-atake ng kaaway, hindi ka matatalaban. Hindi ka matatamaan kapag mayroon ka nito. Kaya nga ito yung sabi ni Apostol Pablo na isuot ninyo. Bukod dito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. At dito natin, ano, nasasalo lahat ng atake ng kaaway kapag mayroon
tayong kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng mama. Na mapapansin ninyo, kaya nga, kapag ikaw ay isang Kristiyano na nagsusuot nito sa isang armurya ng Diyos, hindi ka, ano, walang magagawa si Satanas sa kanyang mga atake. Sa 17, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ang tapak na espiritu na siyang salita ng Diyos. Isusuot daw natin yung helmet ng kaligtasan, no? Yung helmet, alam ninyo, estratehiya ng kaaway, dalawa ang kanimaan kapag tayo'y papatayin ng ating kaaway, yung ating ulo, no? Karamihan sa mga may hawak ng baril, may hawak ng pana, ang tinitiro ulo, dibdib, kasi ito yung, dito talaga yung i-strike ng kaaway na matatamaan tayo. Pero kapag tayo ay mayroong helmet, mayroong shield, no? At ito yung ang helmet, ito yung ano, turbante ng kaligtasan na isusuot natin. Susuot natin sa ating ulo, no? Magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. At sa ating kamay, hawak naman natin yung tabak na siyang salita ng Diyos, tabak ng espiritu, at ito yung word of God. No, so mapapansin niyo, ito yung paglalarawan ni Apostol Pablo paano tayo makakatayo sa lahat ng atake, sa lahat ng panlilinglang, no, sa lahat ng gagawin ng kaaway, paano kanya pababagsakin. At ngayong hapon ating pag-aaralan, no, pasiuna lang 'yan kasi ang pag-aralan natin may kinalaman sa mga prinsipyo, paano ba tayo makakatayo sa lahat ng kanyang mga daya. Alam niyo ang labanan natin sa kaaway, ano lang, ating pag-aralan ngayong hapon, paano ba siya mandaraya? No? Bakit atin itong pag-aralan? Kaya nga, mapapansin niyo, bakit Brother John, sa lahat ng mga nagtuturo sa YouTube, karamihan, ang turo nila puro lang kaligtasan. Puro pananambahan sa Diyos. No? Pero hindi nila pinag-aralan ang galaw ng kaaway. Paano ba magbibiktima ang kaaway? Gumawa po kami ng ministry na hiwalay, na kakaibang ministry. Aming tuturuan kayo sa ministeryong ito, paano kayo tatayo na hindi kayo hindi kayo mapapabagsak ng kaaway. Paano kayo magiging Kristiyano na makakatayo sa lahat ng atake na gagawin ni Satanas at kanyang panlilinglang. Kaya nga, sa ministry natin, marami kayong matutunan at ito yung ibibigay naming assurance sa inyo. Panoorin ninyo ang lahat nating mga video. Jumer, panoorin ninyo ang lahat nating mga video sapagkat paamo. Sapagkat mayroon kayong matutunan sa lahat ng ating gagawin. Ano ba? Bakit natin ito pinag-aralan, no? Upang huwag kaming malamangan ni Satanas sapagkat kami ay hindi angal sa kanyang mga lalang. No? Sinusulat ito ni Apostol Pablo. Bakit tayo mag-aaral niyan, Brother John? Kasi ang prinsipyo na ating gagamitin katulad sa prinsipyo ni Apostol Pablo. Ano bang prinsipyo ni Apostol Pablo? Si Apostol Pablo nag-aaral sa salita ng Diyos, ang layunin niya, hindi siya malamangan ni Satanas. Kasi si Satanas, eksperyensyado na sa digmaan. Almost 6,000 years nang nagapi niya ang ating magulang at palagi siyang nagtatagumpay. Tayo, hindi tayo bihasa sa laban. No? Kaya nga ating pag-aralan ang kanyang mga galaw upang tayo'y mananalo sa digmaan. No? Upang tayo'y magtatagumpay. Kasi maraming mga nagiging Kristiyano sa pasimula masigasing. Pero nung sinagupa ng kaaway, natutumba at hindi na nakatayo, natatalo.
sa labanan. At ito po yung nangyayari sa mga maraming Kristiyano. Ngayon ating pag-aralan ang mga prinsipyo sa at ngayong hapon, paano ba na tayo makakatayo? At isa sa ating prinsipyo na pag-aralan, alamin natin ang galaw ng kaaway, paano ba siya nagtatagumpay? No? Ang sabi ni Apostol Pablo, upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami hindi hangal sa kanyang mga lalang. Sa English, for we are not ignorant of his device. Bilang bayan ng Diyos, alam natin ang galaw ng kaaway. At ang gagamitin natin para malaman ang galaw ng kaaway, gagamitin natin ang kanyang mga salita. Mayroong sulat si Ellen G. White at ito yung nagugustuhan ko. Sabi sa sulat ni Ellen G. White, wala nang kinatatakutan si Satanas. Kapag pag-aralan ng bayan ng Diyos kung ano ang galaw ni Satanas, kung ano ang kanyang ginagawa, no? Wala na daw kinakatakutan kapag pag-aralan ng bayan ng Diyos ang kanyang galaw, kung ano ang kanyang ginagawa. At kapag pag-aralan ng bayan ng Diyos ang galaw ni Satanas, kung ano ang kanyang ginagawa, ay kapag malaman natin ang kanyang taktika, kapag makikita na natin ang kanyang atake, alam na natin. At alam na natin kung paano natin, no? Paano natin siya, paano tayo makipaglaban sa kanya. At kung yan ang ating gagawin sa pakipaglaban sa kanyang mga daya, magtatagumpay po tayo. Ngayon ating pag-aralan, nakabasa ba kayo sa libro na The Art of War? No? Ano bang libro ito? Ang author nito si Sancho. No? Isang Chinese general na pinag-aralan niya kung paano siya mananalo sa digmaan. At mayroon tayong quotation mula kay Chanso, no, itong Art of War na aklat, ito po'y sikat na aklat. At karamihan sa mga bansa na nag-aaral sa aklat na ito, sila po'y nananalo sa digmaan. Ang aklat na ito, mayroon lang itong 13 chapter. Pero lahat ng mga kapitulo ng aklat na ito, ay ang mga estratehiya paano mananalo sa digmaan. No, ang ito yung sulat ni Chanso sa kanya sa aklat na ito, The Art of War. Sabi niya dito, para manalo sa digmaan, dalawang bagay ang dapat mong maintindihan. Know thyself and know thy enemy. Importante po 'yan. Kailangan malaman mo ang kilalanin mo ang iyong sarili kung gusto mong manalo sa digmaan. Ano ang iyong kalakasan at ang iyong kahinaan? Pag-aralan mo, alamin mo yan. Pangalawa, alamin mo ang kaaway at ang kanyang galaw. At kung gagawin mo yan, mananalo ka sa digmaan. Pangalawa mong gagawin para mananalo ka sa digmaan, alamin mo ang iyong allies at ang allies ng iyong kaaway. At kung malaman mo ang iyong allies at ang allies ng kaaway, no? Sabi niya dito, 1,000 battles, 1,000 victories. Kahit 1,000 kayong magdidigma, mananalo ka rin sa isa, ano? Kahit sagupain mo ang 1,000 labanan, ay palagi kang mananalo sa labanan. Kasi nalalaman mo ang iyong sarili, nalalaman mo rin ang galaw ng kaaway. At ito yung ating ito yung estratehiya sa ating pag-aaral ngayong hapon. Paano tayo mananalo sa digmaan? Ito pang sulat ni Chanso. Saan niya? Victorious warriors wins first and then go to war. While defeated warriors go to war first and then seek to win. Na, nakukuha ninyo yung prinsipyo ni Chanso? Si Chanso, mayroon siyang tinuturo, ang victorious daw na warrior, bago sila sumasagupa sa labanan, naranasan na nilang mananalo. Bago sila lalaban sa gera, kailangan eksperyensyado na sila sa labanan. Nanalo na sila ng maraming bisis bago sila lumabas.
malaban sa labanan. Pero ang mga talunan daw na sundalo, mandirigma, ang mga talunan, go to war first and then seek to win. Makipagdigma muna sila at magsikap na manalo. Yan ay mga talunan ng mga sundalo. So ibig sabihin, bago mo sagupain si Satanas, ay kailangan malaman mo, mananalo ka na muna bago ka makipagdigma. At ang prinsipyong ito, ginagamit ito ng ating Panginoong Hesus. Napapansin ba ninyo nang nagpasimula ang iglesia ng ating Panginoon by 12 disciples? Napapansin ba ninyo nang pagkatapos niya na matay na nabuhay sa ikatatlong araw, nang siya'y umakyat sa langit, dinala niya ang kanyang mga alagad sa bundok ng mga olibo. Pero napapansin ninyo anong bili ni Jesus Christ? Sabi niya, ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng kinapal. Pero sabi ni Jesus Christ, huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat matanggap ninyo ang kapangyarihan. No? At kapag matanggap na nila ang kapangyarihan sa banal na Espiritu, saka na sila mag-umpisang mangaral. Alam niyo bakit? Bakit hindi sila mangangaral muna bago tanggapin ang Espiritu? Kasi sa karanasan ni Jesus Christ, magtatagumpay muna sila sa sarili bago sila magpasimula sa gawain ng Panginoon. At ito yung ginagawa ng ating mga alagad. Nang umakyat ang ating Panginoon sa langit, naghintay sila sa kapangyarihan ng Diyos. No, pagtitingnan ninyo yung gawa uno at saka dos, inyong mababasa diyan paano sila nabuhusan ng banal na Espiritu muna bago sila gumawa sa gawain. Bakit? Kailangan muna nilang makikilala ang kanilang sarili na sila po'y makasalanan at walang ibang hangad kundi ang kanilang sarili, yung supremacy, no? Itaas ang sarili, nakapokus sa sarili. Bago nila natanggap ang banal na Espiritu, kinalimutan muna nila ang kanilang sarili at iniisip nila ang gawain na nakaatang sa kanila. Nang natanggap nila ang banal na Espiritu, nagtagumpay sila sa sarili na gamit ng Panginoon, digma laban sa kaaway. At ganun ang estratehiya na ating gagawin. Bago tayo makipaglaban, no? Bago tayo sasagupa sa ating kaaway, kailangan magtatagumpay muna tayo laban sa ating sarili. Kaya nga, mapapansin ninyo, ginamit ko itong art of war. Kasi ang ating pakipaglaban, hindi din basta-basta sapagkat eksperyensyado na ang ating kaaway at tayo walang karanasan. Pero ngunit, mayroon tayong allies na nagtatagumpay na laban sa ating kaaway 2,000 years ago. At ito yung mga prinsipyo na ating pag-aralan, paano tayo magtatagumpay laban sa kaaway. Ito ba may mga quotation? Bago tayo dadako sa mga biblical principles, ating pag-aralan muna yung Art of War na sulat ni Chan. So, sabi niya dito, if you know yourself, but not the enemy, you are in danger. Kapag makikilala mo ang iyong sarili, pero hindi mo kilala ang iyong kaaway, delikado ka. Bakit? For every victory gain, will also suffer a defeat. No? Mapapansin ninyo, at nang nabasa ko itong quotation ni Chanso sa aklat niya, ay ginagamit ang prinsipyong ito, ginagamit din ng ating Panginoon. Napapansin ba ninyo nung si Jesus Christ nagpakain ng 5,000, ay pinauwi niya pagkatapos, pinaalis niya ang kaniyang mga alagad, pagkatapos umakyat siya sa bundok upang manalangin. Alam ni Jesus paano siya makipaglaban sa kaniyang kaaway. Kasi in every victory gain, no, he will also suffer defeat.
At bagos niya sagupain ang kaaway, kailangan niya ang lakas na nagmula sa kanyang ama. Pag-commune si Jesus Christ ng kanyang ama bago siya sa sagupa sa kanyang kaaway. At ito yung ginawa ni Jesus Christ na siya ay nagtatagumpay laban sa lahat ng atake ni Satanas at sa kanyang buhay na paglilingkod. Bilang tao, siya po'y hindi nagkakasala. At ito din ang estratehiya na ating gagawin. Kung ang ating nalalaman ang atin lang sarili at tayo'y makipagdigma na hindi natin kilala ang ating kaaway, tayo po'y delikado at matatalo po tayo sa digmaan. No? Kaya nga ito yung prinsipyo na dapat nating matutunan. So ito pang sulat niya dito. No? Sa kanyang sulat, mga quotes niya, sabi niya dito, "A fair weak," ito yung sulat ni Chanzo, "A fair weak when you are strong." Ito yung ginagawa ni Chanzo. Kasi general, kapag siya ay malakas, nagpakungwari siya ay mahina. Kapag siya ay mahina, nagpakungwari siya ay malakas. No? Hindi niya pinapakita ang tunay niyang kalagayan, ang tunay niyang larawan sa kanyang kaaway. Alam niyo mga kaibigan, kapag makikita ni Satanas ang iyong kahinaan tapos pinapakita mo sa kanya, alam na niya paano kanya patumbahin. Alam niyo kung anong bagay ang hindi alam ni Satanas, ang iyong iniisip, kung ano ang iyong iniisip, yan ang hindi niya alam. Kasi hindi niya kayang basahin ang iyong iniisip. Pero kapag ipapakita mo ang iyong figure, ang iyong larawan, na ikaw ay nanghina, masasayko po yun ni Satanas. Sa iyong facial expression, masasayko ka ni Satanas. Pero kapag ang nilalaman ng iyong iniisip ay hindi niya nababasa. Kasi iyan ang hindi binigay ng Panginoon sa kanya, ang pagbabasa sa isip ng tao. Na mapapansin ninyo, ganun, sabi niya dito, "Appear weak when you are strong, and strong when you are weak. The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting." No? "And if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles." Na mapapansin ninyo, kaya nga ating pinag-aralan ang prinsipyo sa art of war na aklat para matutunan din natin paano tayo makipaglaban. At alam ninyo, sa art of war na ginagamit ni Satanas, nagtatagumpay siya dito, sabi niya dito, the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. At kung inyong pag-aralan yung pitong iglesia, paano binabago ni Satanas ang kanyang estratehiya, at doon marami siyang mga converts hanggang napasamba siya sa buong, sinasamba siya ng mga tao ng buong sanlibutan na walang kamalay-malay. No? Hindi alam ng mga tao na ang kanilang sinasamba si Satanas na pala. Kaya nga, sa dami ng mga relihiyon ngayon, isa lang ang relihiyon na itinayo ng Diyos. Lahat kay Satanas, at sinasamba ng mga tao si Satanas na walang kamalay-malay. Dahil iyang estratehiya na ginagamit ni Satanas, ang sinasabi ni Sanso, no? The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. At nagawa na ito ni Satanas. At ito yung ating hubaran ng maskara, ating huhubaran ng maskara si Satanas, sapagkat nagtatagumpay na siya maraming mga tao na, at marami na siyang nadadaya. Sa programa natin, ating i-expose ang gawain ni Satanas, paano siya nangliling lang at paano nang daraya. At sana sa ating paksa ngayon, mayroon kayong matutunan. No? At kapag malaman ninyo ang galaw ng kaaway, no?
You need not fear the result of 100 battles. Ilang bisis ka mang sasagupain ni Satanas, hindi ka matatakot kasi tiyak na magtatagumpay ka. No? Ano bang prinsipyo na baka tayo mananalo? Kung inyong babasahin yung Revelation 12:11, "They overcome him by the blood of the Lamb." Magtatagumpay lamang tayo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. No, mapapansin ninyo, magbigay ako ng halimbawa. Paano ba yung sinasabi mo, Brother John, na mayroong maraming nadadaya na walang kamalay-malay? Sa dami ng reliyon ngayon, sa palagay ninyo, lahat ng reliyon, at ito yung nadadaya ang maraming mga tao dito. Kasi nalinglang sa kabulaan na ginawa ni Satanas. Maraming mga pastor na nagtuturo na lahat ng relihiyon papunta yan sa langit, papunta sa Panginoon. Isa po yung kasinungalingan. Magbigay ako ng halimbawa na hindi po yung totoo. Mababasa natin sa Mateo City 21. Ano bang nakasulat sa City 21? Paano ba nadadaya ni Satanas ang marami? Ito yung isang halimbawa. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, "Panginoon, Panginoon," ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Na mapapansin ninyo, sa talatang ito, makapasok ba sa langit lahat ng reliyon? Lahat bang tumatawag sa pangalan ng Panginoon, makapasok ba sa langit? Sa sulat sa sinasabi ni Jesus Christ, malinaw yan. Hindi ang lahat na nagsasabi sa akin, "Panginoon, Panginoon," papasok sa kaharian ng langit. Sino lang ang makakapasok? Sa sulat ni Jesus, ni Mateo, sabi niya, ang makakapasok lamang doon kung di ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Titingnan ninyo yung 22 at saka 23. Bakit hindi sila makapasok? Ito yun, sa mapapansin ninyo, sa reckoning time, sa katapusan, ito yung mangyayari sa sinasabi ni Jesus Christ. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, "Panginoon, Panginoon, hindi baga nang huhula kami sa iyong pangalan." Di ba mga reliyon yan? Nagprophesy ang mga mangangaral na ito sa kanyang pangalan. Ano pa? Sa pangalan mo, nagpapalayas kami ng mga demonyo. Di ba ginagamit nila ang pangalan ni Jesus Christ? Sino itong mga nagpapalayas ng mga demonyo? Di ba mga reliyon ito? Mga malalaking reliyon na gumagawa ng milagro, nagpapalayas ng demonyo. Sa pangalan mo, nagsipagawa kami ng maraming kapangyarihan, nagpapagaling sila ng mga sakit. Iba't ibang kapangyarihan ang ginawa nila. No? At kami, at sabi niya, gumagawa ng maraming kapangyarihan. Sa 23, ito yung mga tanong ng mga hindi maliligtas. Sa 23, "At kung magkakagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan." Na mapapansin ninyo, sasabihin ng hari, "Magsilayo kayo sa akin." Ano yan? "Kailanman hindi ko kayo nakikilala." Bakit? Ito palang maraming reliyon, no? Mapapansin ninyo, hindi pala sila kilala ng Diyos. Bakit hindi kilala? Kasi itinetakwil sila, sabi ni dito, "Hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo." Sigawa ng katampalasanan. Version, tinitingnan ko,
Ano man na, mapapansin ninyo, wag muna doon sa katampalasanan, dito muna tayo sa kalooban. Ang maliligtas lamang yung gumagawa ng kalooban. So maliwanag yan. Nagpinag-aralan natin paano natin kinukontras yung isang katotohanan na ang maliligtas lamang ang gumawa ng kanyang kalooban. Na mapapansin ninyo, ulitin natin yung 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ating pag-aralan muna, ano ba itong kalooban ng Ama na gagawin natin at saka tatanggapin tayo ng Diyos? Kung ating babasahin ang awit 40 verse 8, ito yung kalooban ng Diyos. Aking kinalulugrang sundin ang iyong kalooban. May mababasa natin yung ano? Aking kinalulugdang sundin ang iyong kalooban o Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. No, mapapansin ninyo, ang mga maliligtas palang relihiyon ay ganito. Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Atin ang nababasa ang talata. Kinalulugurang sundin ang iyong kalooban. Ano ba yung sundin na kalooban na kinalulugdan niya? Sabi ni David, o Diyos ko, oo, ang iyong kautusan nasa loob ng aking puso. Mapapansin ninyo, kung ating pag-aralan ang mga prinsipyo, may mga relihiyon ngayon na hindi sinusunod ang kautusan ng Diyos. At ito yung mga grupo ng mga tao ang itatakwil ng Diyos sa katapusan. Bakit? Nadadaya po sila sa maling aral at turo. Bakit? Hindi nila sinunod ang kautusan ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos, sabi sa Biblia, ito po'y kanyang kalooban. Nang ating titingnan, no? Ang pangalawa, yung, di ba, mapapansin ninyo, yung word na magsilayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng katampalasanan. Sa English, kung ating babasahin sa 23, and then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye work iniquity. Kapag inyo babasahin yung naggumagawa ng katampalasanan, who work it iniquity, kung inyo babasahin yan sa original na Greek, kinuha ko ang diksyonaring Grego, ang katampalasanan, no, yung work iniquity sa Greek na word na original ay anomia. Ang anomia, from ito yung kahulugan niya, ito yung kanyang meaning, illegality that is violation of law. Na mapapansin ninyo, bagamat sila ay nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng milagro, maraming himala na ginagawa, kung sila ay hindi sumusunod sa kautusan, hindi sila kilalanin ng Panginoon sapagkat hindi ginagawa nila ang kalooban ng Diyos. No? Ito yung mga halimbawa sa mga taong nadadaya. Atin lang pinag-aralan ngayong hapon, paano ba nadadaya ang mga tao. So ibig sabihin, ito yung Modern King James Version, kung inyong babasahin yung 23, then I will say to them, I never know you, depart from me, those who work it, working lawlessness. Yung palalayasin pala ng Panginoon, yung hindi niya nakikilala sa kanyang harapan, na gumagawa ng mga milagro, gumagawa ng himala, nagpapalayas ng demonyo, sila pala yung mga relihiyon
na hindi sumunod sa batas, who working lawlessness, na gumagawa ng walang kautusan. At marami pong mga ngaral ngayon na inaatake ang Ten Commandments ng Panginoon na sinasabi nila wala ng kautusan. At na hindi namamalayan ng marami na nadadaya sila ng kaaway. No? Isa sa estratehiya ng kaaway, mamaya ating pag-aralan yan. Kaya kapag ating babasahin yung Isaiah 8:20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. No? Sa pagpangaral, sa pangangaral at sa pagpatutuo, kung hindi sila magsasalita sa mga bagay na ito, sa kautusan, tunay na walang umaga sa kanila. Ito yung sinasabi ng Biblia. No? Kaya nga, mapapansin ninyo, kaya nga ating binigay itong halimbawa, halimbawa lang yan sa mga nadadaya. Kasi isa sa deception ni Satanas, di ba sabi ni Jesus Christ sa Matthew 24? No? Ano siya? Mag-iingat kayo na hindi kayo maililigaw ninuman, sapagkat marami ang magsiparito sa aking pangalan. Isa sa babala na binigay ni Jesus Christ ay ang pagdami ng relihiyon. Marami ang magsiparito sa aking pangalan at mag-iba't ibang aral ang inaaral. Titingnan ninyo, titiyakin ninyo yung aral ng mga relihiyon kung makapasa sa aral ng Diyos. Kung hindi makapasa, ay ano? Kaya nga ating ang topic natin ngayon, ating kilalanin si Satanas. Ano ba ang galaw ni Satanas at paano siya mandaraya? No? Paano ba niya nadaya ang marami? Ginamit ni Satanas ang maraming relihiyon. At ang mga relihiyon na marami na itinatag ni Satanas, hindi nagtuturo ng kanyang kautusan. No? At lahat ng mga reliyon na hindi nagtuturo ng kanyang kautusan, sila po'y nadadaya at hindi kilala ng Diyos palalayasin sa kanyang harapan. At ito yung sulat ni Apostol Pablo. Bakit ating tinatapik yan, Brother John? Sapagkat ang gayong mga tao bula ang Apostol. Ito ang sabi ni Apostol Pablo, hindi po akong may sabi niyan. Ang mga relihiyon na itinatag ni Satanas, sabi niya dito, sapagkat ang gayong mga tao, mga bulaang apostol, na nagmandarayang manggagawa, nagpakungwaring mga apostol ni Kristo, na hindi katakataka sapagkat si Satanas man nagpakungwaring anghel ng kaliwanagan. So, ating natutunan ang isang prinsipyo, no? Na pwede pala nating akala natin naglilingkod sa Diyos, hindi pala Diyos ang ating pinaglingkuran. Nadadaya pala tayo. Na? Sabi niya dito sa 11:3, ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paano si Eva ay nadaya sa ahas ng ahas sa kanyang katusuhan ay ngayon nung walang malay na malinis na mga pag-iisip kay Kristo ay pasamain. No? Napapansinin yung sulat ni Pablo? Sapagkat kung yaong paparito ay mangaral sa ibang Hesus ay hindi namin ipinapangaral, at kung kayo'y magsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinatanggap o ibang-ibang anghelyo na hindi ninyo tinatanggap ay mabuting pagtiisan ninyo. Ito yung babala na binigay ni Apostol Pablo, no? Na bakit kailangan nating mag-ingat? Bakit napakahalaga ang paksa na ating pag-aralan ngayong hapon? Sapagkat mayroong babala na nasulat si Apostol Pablo, sabi niya, ngunit ako'y natatakot. Natatakot si Apostol Pablo na yung iglesia sa
Korinto na kanyang pinapagalan, madadaya din. No? Baka sa anumang paraan, sa paanong si iba nadaya sa ahas, sa kanyang katusuhan, kasi ang ating kaaway, isang tuso na kaaway, wise. At alam ninyo, yung tuso, matalino siya, pero ginagamit sa kasamaan. At ito yung estratehiya ng kaaway. Nadadaya si iba dahil sa kanyang katusuhan. No? At sa inyong walang malay na malinis na pag-iisip, malinis yung ating pag-iisip, no? Na kay Kristo, pasamain. Paano niya pasamain? Ano, mamaya ating pag-aralan yung mga principle, paano nadadaya ito ng kaaway. Ano bang estratehiya? Mamaya, subaybayan ninyo hanggang matatapos ito kasi mga, ang galaw ng kaaway ang ating pag-aralan dito. No? Sa 4, sapagkat kung sa yaong paparito, mangaral ng ibang Hesus. Diba si Pablo nangangaral tungkol kay Jesus Christ? Pero natatakot si Apostol Pablo kasi sa huling mga araw, dadami ang reliyon. Ibang Hesus ang dala ng mga maraming reliyon. Ibang aral ang kanilang tinuturo. Ibang espiritu ang natatanggap nila. Kaya nga kaya nga sabi niya, baka ibang Kristo, ibang ang inyong matatanggap. At ito yung babala na binibigay ni Apostol Pablo sa Galacia 8:9. Datapwat kahimat kami isang anghel o mula sa langit na mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo ay matakwil. Ha? Mayroong babala si Apostol Pablo. Ayon sa aming sinasabi ng una, ay muli ng gayon na aking sinasabi ngayon, kung ang sino man mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinatanggap ay matakwil. No, mapapansin, kailangan kung kapag may mga aral na bago na iba sa aral ng ating mga alagad, iba sa aral ng Panginoon, itatakwil na ninyo, huwag na ninyong tanggapin. No, ito yung babala na kailangan nating malalaman. Kaya nga sa ating pag-aaral, paano ba natin malalaman, Brother John, ang katotohanan? Huwag kayong kikirap ating pag-aaral ang mga katotohanan, prinsipyo ng katotohanan, paano natin kilalanin ang tama sa mali. No? Kailangan matatalino tayo na taga-aral, no? Matalino tayo na lingkod ng Panginoon, paano tayo hindi madadaya. No? Isa sa mga daya ni Satanas, ito yung sinasabi ng ating Panginoon at ito yung ating pag-aralan ngayon. Isa sa kanyang mga daya ay ang kasinungalingan. At kahit sa panahon ni Jesus Christ, ang mga eskriba at pariseo ay nadadaya din ni Satanas. Paano ko sasabihin? Ito yung talata sa Juan 8:44. Kayo'y sa inyong amang diablo. Sino itong mga sinabihan ni Jesus Christ? Ang mga eskriba at pariseo, religious leader na sa naglilingkod sa simbahan. Pero bakit sinasabi ni Jesus Christ na kayo'y sa inyong amang diablo? Bakit niya sinasabi yon? At ang inyong nais ay ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Bakit? Ang nais ng inyong ama ang ibig
ninyong gawin? Ano bang gustong gawin ng mga iskrib at parisiyo? Naghahanap sila ng pagkakataon kung masilo nila si Jesus Christ, mabibiktima. No? Naghahanap sila ng mali para maipahuli si Jesus Christ. Higit sa lahat, naghahanap sila ng mali para maipapatay nila si Jesus Christ. At kapag ganun, ang espiritu, hindi yun espiritu ng Diyos. Kaya nga, maraming nadadaya na nasa loob na ng simbahan, no? Mataas pa rin yung kanilang pride, hindi pa rin marunong magpakumbaba. Disgrasya pa rin yan. No? Mapapansin ninyo, kapag ang espiritu espiritu natin, espiritu ng demonyo, hindi pa rin tayo ligtas. Kaya hindi secure na akala ng maraming mga relihiyon, pag tama yung relihiyon na napasukan mo, pag membro ka doon, ligtas ka na. Hindi pa rin yun secure. Unless malalaman mo ang galaw ng kaaway, paano siya nang bibiktima kahit sa loob ng iglesia. Na mapapansin ninyo, at ito yung sinasabi ni Jesus Christ. Sabi niya dito, kayo'y sa inyong amang Diablo at ang nais ng inyong ama ay ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Ito yung unang paliwanag ni Jesus Christ. Si Satanas daw, siya po'y mamamatay tao. Bakit siya mamamatay tao buhat ng una? Kung mayroong responsable sa kamatayan sa buong planeta, si Satanas po ang responsable sa patayan sa buong mundo. No? Pangalawa, hindi nananatili sa katotohanan. Una, paano natin kilalanin ang galaw ng kaaway? Una, siya po'y mamamatay tao. Pangalawa, Satanas hindi nananatili sa katotohanan. Bakit? Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Si Satanas, ang kanyang ginagawa, walang katotohanan. Hindi siya nananatili sa katotohanan. Ito ba yung pangatlo? Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. So ito yung mga prinsipyo na ating pag-aralan. No, mamamatay tao, naintindihan na natin 'yan. So sa responsable sa patayan si Satanas po. Pero ito yung ating pag-aralan, yung ikalawa. Hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Ating pag-aralan ngayong hapon, ano ba ang katotohanan? Bakit si Satanas hindi nananatili sa katotohanan? At si Satanas walang katotohanan sa kanya. Ating pag-aralan ito sapagkat sa prinsipyong ito, no, ay ating matutunan, no, mula dito natin makukuha ang galaw ni Satanas. Na mapapansin ninyo, si Satanas, hindi siya nananatili sa katotohanan. At walang katotohanan sa kanya. Ating pag-aralan, ano ba ang katotohanan? No? Sa mga nakapanood na sa aking unang video, ang katotohanan ng Diyos, sa mga hindi pa nakapanood, baka ito lang ang unang topic na inyong napapanood sa akin. Panoorin ninyo yung topic ko sa YouTube. Ita-type ninyo John Lumingkit, ang katotohanan ng Diyos. Mapapanood ninyo yung video ng Diyos. Dinidetalye ko na yon, anong katotohanan, anong magagawa
ng katotohanan, paano mo siya gagamitin, susukatin ang katotohanan sa mali. So marami kayong matutunan sa video na yan. Pero ngayon ating uulitin ito. Kinukuha ko lang yung slides ko mula doon. Paano natin alamin ano ang katotohanan? Bakit si Satanas, no? Hindi nananatili sa katotohanan at walang katotohanan sa kanya. Ating pag-aralan, ano ba ang katotohanan, Brother John? Ito yung mga tanong na ating sasagutin. Sa Biblia, mayroong apat na katotohanan. Ano po itong apat na katotohanan na dapat nating maintindihan? Una, tandaan ninyo ha, sinasabi ni Jesus Christ, si Satanas hindi nananatili sa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Sabi niya dito sa Awit 119:144. Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran at ang kautusan mo'y katotohanan. Na mapapansin ninyo, ano ang katotohanan na tinuro ng Biblia? Isa sa katotohanan na si Satanas hindi nananatili ay ang kautusan ng Diyos. Therefore, kapag mayroong relihiyon na hindi nagtuturo ng kautusan, kampon yan ni Satanas. Hindi yan relihiyon ng Diyos. Sapagkat ang prinsipyo kung paano si Satanas, ating pinag-aralan dito ang galaw ni Satanas. Paano ba siya ng daya at ng bibiktima? Sa dami ng relihiyon ngayon, isa sa mga relihiyon na kanyang nabibiktima, kapag ang isang relihiyon hindi mananatili sa kautusan ng Diyos, walang kautusan na tinuturo, mag-ingat po kayo niyan sapagkat hindi po yan sa Diyos. At ito po yung katotohanan na gusto naming i-reveal sa inyo ng relihiyon na hindi nagtuturo ng kautusan. Wala pong katotohanan. Ha? At tandaan ninyo yan sapagkat ito ating pinag-aralan dito ang mga prinsipyo. At kung hindi kayo maniniwala sa aral na tinuturo namin, wala nang makapag-iingat sa inyo paano ninyo kilalanin ang tama mula sa mali. No? Ano yung katotohanan? Babasahin ninyo litra por litra. Marami kasing mga tao ngayon naghahanap ng katotohanan. Ang ginawa ng mga tao, naghahanap ng relihiyon. Akala nila ang katotohanan ay relihiyon o turo ng relihiyon. Basahin ninyo ang buong Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis kung mayroong relihiyon na katotohanan. Wala po kayong isang talata na masusumpungan. Kung inyong hahanapin ang katotohanan sa Biblia, mayroon pong apat na katotohanan. At yung unang katotohanan, ito yung ating nababasa. Babasahin ninyo ang kayo mismo ang magbabasa. Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran at ang kautusan mo'y katotohanan. Ano yung katotohanan na si Satanas hindi nananatili? Kautusan. Kapag mayroong mga relihiyon na hindi nagtuturo ng kautusan, mag-isip-isip kayo. At ilang kautusan ang ano ng Diyos, katotohanan? Dito sa 151, the same chapter. Ikaw ay malapit o Panginoon at lahat mong utos ay katotohanan. Ilang utos ng Diyos ng katotohanan? Lahat.
Kaya nga kapag mayroong mga relihiyon na wala na yung 10 utos, ay hindi na yan totoo sa Israel lang yan. Pag-aralan ninyong mabuti. Kung hindi ninyo kayang pag-aralan, panoorin ninyo ang aming mga video, malalaman ninyo ang katotohanan. No? Mapapansin ninyo, ano ilang katotohanan ang utos ng Diyos? No? Ikaw, malapit o Panginoon, lahat mong utos ay katotohanan. Hindi kami nagtuturo dito nang wala sa Biblia. Lahat naming tinuturo, pinapakita namin ang talata na mula sa Biblia. At kung mayroon kayong Biblia sa inyong tahanan, ano ang katotohanan? Si Satanas, hindi siya nananatili sa katotohanan. Ang panggobyerno ng Diyos, mayroong kautusan. Nakabatay ito sa punda, sa patibayan ng kanyang kautusan. Pero ang panggobyerno ni Satanas, walang kautusan. Kaya nga, maraming relihiyon ngayon na hindi sumusunod sa utos ng Diyos, hindi tinuturo ang kautusan ng Diyos. Kaligtasan lang ang kanilang aral. Tungkol lang sa pananambahan at kaligtasan lang, wala ng ibang aral. Mag-iingat po kayo niyan. Kasi sa aral ng Panginoon, mayroon pong mga utos na dapat gampanan kung gusto ninyong maligtas at gusto ninyong magiging banal. Mamaya, subayan yung abangan ang iba pa nating aral. Pangalawang katotohanan, apat kasi itong katotohanan. Pangalawa, 119-160. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Bawat isa sa iyong matuwid na batas mananatili magpakailan. Man, mapapansin ninyo ang kabuuan ng salita. Anong kabuuan ng salita? Ano ba itong kabuuan ng salita, Brother John, na katotohanan? Ito po yung Bible na hawak ninyo. Hawak hawak ko ngayon. No, mapapansin ninyo, ang Biblia, ang kabuuan ng salita, ito po ay katotohanan. No, kaya nga, yung salita ng Diyos, ito po ay katotohanan. Kaya nga, dalawa na ang katotohanan. Ano? Kaya nga, kapag mayroong aral na hindi nakasulat sa Biblia, kasinungalingan po yan. Kapag mayroong aral na hindi biblical, no? Aral na hindi nakasulat sa Biblia, mag-iingat po kayo sapagkat yan ay hindi sa Panginoon, kundi yan po ay sa kaaway. Jomer? Pangalawa pa rin yan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So sa ikalawang ang kapangalawa pa lang tayo, ha?
Ano yung ikalawang katotohanan? Ito yung panalangin ni Jesus Christ doon sa Gethsemane. Sabi ni Jesus, panalangin niya, napakabanalin mo sila, Ama, sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So, pangalawang, dalawa na ang katotohanan, kautusan. At ang salita ng Diyos, katotohanan. Ang dito tayo sa ikatatlo. Kaya nga, kapag mayroong relihiyon, hindi nakabatay sa kautusan, hindi nakabatay sa kanyang salita, ang mga aral, mag-iingat po kayo niyan, wala po yun sa katotohanan, nabibiktima na po kayo ng kaaway. Pangatlong aral na nasa katotohanan, ang ikatatlong katotohanan ito, ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di paruroon sa Ama kung di sa pamamagitan ko. No? Isa sa katotohanan na tinuturo ng Biblia ay si Jesus Christ. Ako ang daan, ako ang katotohanan. Tinuturo niya ang kanyang sarili na katotohanan. Kung ano ang ginagawa ni Jesus Christ, katotohanan po yan. No? Kaya nga, sa tatlong araw ng pananambahan ngayon, ang Muslim, Bernes, ang Adventist at Israel, Sabado, lahat ng relihiyon, Linggo, alin, anong araw si Jesus Christ pumapasok sa sinagoga? Bernes, Linggo o Sabado? No? Kung saan si Jesus Christ, yan po ang katotohanan. Ano ang ginagawa ni Jesus Christ, gagawin po natin kasi katotohanan po yan. Yan po ang paano natin susundin ang katotohanan at gagawin ang katotohanan. Kasi lahat nating gagawin, nakabatay po siya sa katotohanan. At kapag gagawin natin yan, tayo po'y nasa katotohanan. Nakatayo po ang ating bahay sa ibabaw ng bato. No? Mapapansin ninyo, hindi sa buhanginan. Kaya mapapansin ninyo, ika-apat na katotohanan, ay ito yung ano, ang espiritu ang nagpapatotoo sapagkat ang espiritu ay katotohanan. So sa Biblia mayroon tayong apat na katotohanan at si Satanas hindi po nananatili dito. No? So nang gumagawa siya ng kasinungalingan, ang kanyang inaatake ay ang katotohanan ng Diyos. Ulitin natin yung apat na katotohanan na si Satanas hindi nananatili sa katotohanan. Una, ang katotohanan, ano yung katotohanan na ating napag-aralan ay ang kautusan. Pangalawa na katotohanan, ito po'y ang Biblia o salita ng Diyos. Pangatlo, nakatotohanan si Jesus Christ, pang-apat, banal na Espiritu. So kapag ating hanapin ang katotohanan, hindi po yan relihiyon. Tandaan ninyo, ang katotohanan po ay hindi po yan relihiyon. Kung di ang katotohanan, ito po ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Kautusan, salita ng Diyos, si Jesus Christ at ang banal na Espiritu. At kung gusto ninyong susundin ang buong katotohanan, itong apat ang inyong iingatan. Si Satanas, ito yung inaatake ni Satanas. Gumagawa siya ng kasinungalingan, inaatake niya ang kautusan ng Diyos. Nagtatag siya ng relihiyon na hindi nagtuturo ng kautusan. Nagtatag siya ng relihiyon na hindi biblical ang kanilang teaching. Pangatlo, ang nagtatag
sila ng relihiyon na hindi nagtuturo sa tamang Kristo at sa tamang gawain ng banal na Espiritu. At kapag tayo ay malilinlang ni Satanas sa mga katotohanan ng ito, ano, nadadaya na po tayo, at ito yung nangyayari ng maraming relihiyon ngayon. So anong dapat nating gagawin para mamumuhay tayo o makakapasa tayo sa katotohanan? No? Kailangan makumply natin ang apat na ito. Ibabalanse mo lang yung apat. At kung susundin mo yung apat na katotohanan, sinunod mo na ang katotohanan na sa sikap ka na na lugar na hindi ka na madadaya ng kaapat. Hindi ito tayo sa ano, yung kautusan. Yung kautusan, ating pag-aralan yan, no? Paano ba tayo madadaya sa pamamagitan ng kautusan? Ito yung sabi ni Apostol Juan, no? O ating babasahin, kayo ang magbabasa. Sabi niya dito, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan wala sa kanya. Mahalaga po sa relihiyon na mayroong kautusan ng Diyos. Bakit? Ito yung sulat ni Apostol Juan. Sulat niya sa unang Juan 2:4. Ito yung sulat ni Juan. Kasi ang mga naalagad nang sila'y naglilingkod sa Diyos, sumunod po sila sa kautusan. Pero maraming relihiyon ngayon, hindi na sinunod ang kautusan. No? Mga tusong mga ngaral, mga tusong aral, walang utos. Ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, nakikilala ko siya, at hindi tinutupad ang kanyang mga utos, sinungaling at ang katotohanan wala sa kanya. Parehang si Satanas. Di ba? Si Satanas hindi nananatili sa katotohanan. No? Ang mga relihiyon din na hindi sa Diyos, walang kautusan. Pangalawa, ating kilalanin ang sa Diyos sumusunod sa kautusan. Mapapansin ninyo kanina sa kaaway yon, hindi naglilingkod sa Diyos. Pangalawa, kung inyong babasahin ang Revelation 14:12, narito ang pagtiyatsaga ng mga banal na ang mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Diba? Ano mapapansin ninyo? Pinakita natin ang black and white na larawan. Sino ang hindi sa Diyos? No? Ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos pero hindi sumunod sa utos. Anong sabi ni Juan? Sinungaling. Katotohanan wala sa kanya. Pero ang mga naglilingkod na mayroong utos, ano ang tawag sa Biblia? Ano ang tawag ni Apostol Juan? Narito ang pagtiyatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Sino yung sumusunod sa Diyos at sino yung hindi? Yung nagsisitupad sa utos ng Diyos, sila ang mga banal. Bakit tinatawag yung banal, yung sumusunod sa utos ng Diyos? Kasi ganito yun, kapatid. Ang paglabag sa kautusan, kasalanan. Therefore, no, hindi sa Diyos ang lumalabag sa kautusan. Kaya nga, kapag ang relihiyon na hindi nagtuturo ng kautusan, hindi po yan sa Diyos. Nakukuha ninyo yung principle doon? Anong sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad? Ang pagiging